Good day everyone, this is Leandro Castillo, one of the Technical Specialist Manager of Hi-Tech Power Incorporated. And today I would like to discuss to you the very powerful software no, na meron po tayo dito sa Hi-Tech Power. At we call it Multifunction Circuit Design Analysis and Simulation, or sometimes we call it Multifunction Circuit Designing and Analysis Software. So yan po no. So, bakit kaya natin itong tinawag na multifunction? Ano ba yung mga capabilities po ng software na to? Okay, so, alam natin sa electronics or even sa ibang program, may mga iba't iba pong klaseng application no, na pinagagamitan po tayo ng mga circuit design. No? Like for example, sa industrial machinery, no? So, we also have sa appliances, so automotive, no, so robotics, at napakarami, no, yung mga pinagagamitan po natin or kailangan po natin na circuits, no. So may mga tawag po tayo dito na mga software o may mga ginagamit po tayo minsan na software sa iba-iba pong application, no. So isa na nga po diyan yung application na software for creating a schematic design, okay, no. At the same time, meron rin po tayong software na ginagamit for creating a PCB layout. No, kagaya po na nakikita niyo dito. So, kaya gaya po nung ginagawa po sa skills competition kung saan manually na sila po yung nagki-create or sila po yung nagli-layout po ng PCB. No? So, we also have separate software for circuit analysis. So, mahalaga rin syempre yung klase ng software na kayang mag-analyze po ng circuits. Kung saan, ito yung malaking tulong sa estudyante kung paano niya ito mas lalong maiintindihan o yung software po na ito o yung kanya pong ginagawa pong circuits. At next, syempre yung software na kaya natin makita yung pinaka-final looks no, nung product po natin or nung ginagawa po natin na circuit or project. No? So, at syempre may mga software din na ginagamit tayo for teaching materials. Like for example, isa sa software na meron kami po dito sa Hi-Tech is the electrode kung saan we can create the teaching materials by the use of that software, no. And also we have the software for programming, no. So syempre depende sa application, depende rin yung klase ng programming. So ano ba yung mga alam natin ng mga programming dito sa software po na ito, kaya niya pong ma-integrate to, kaya niya pong basahin yung ating assembly language programming, C language programming, hardware description language programming, or even yung ating pong flowchart programming, no. Kaya meron din po itong software na ito. Ito yung hinahanap natin na software, no. And then of course, yung ating pong PLC programming kung saan yung gumagamit po tayo ng mga ladder diagram, no. So pwede rin po dito sa software na to, napakaganda yung software po na ito, no. So next is syempre isa sa pinakamahalaga, kaya nga minsan sa mga data sheet lalong-lalo na sa mga microcontroller na merong limit lang no ng pag upload po natin sa kanya po ng file, no. Kaya kagandahan po dito, we can simulate, no. So we have also the application software na pwede pong mag-simulate no ng ating pong circuit design. So kaya kung i-combine po natin yan lahat-lahat yung features na yan, so pwede natin itong tawagin na multifunction circuit design software and analysis, no. So ganyan po ito yung hinahanap po natin itong software na ito, no. Okay, so ano ba yung mga capabilities no ng software po na ito? So unang-una po diyan ay pwede po natin ito magamit both for online and offline, no. So siyempre, pinagkaiba lang ng dalawa. So, kapag online, kailangan ito po ay nakasubscribe tayo yearly. At kapag offline naman po ito yung ini-install po natin sa computer at meron po itong perpetual licenses. So, free lang naman po yung updates nito. Yun nga lang, pagdating po sa upgrades into higher version, ito po yung binabayaran natin yung kanyang price difference po ng dalawa. So, another thing about this software is syempre yung kanya pong schematic design. So, napakaganda yung kanyang schematic design. So, halos marami namang gantong klaseng software na nakakapag-schematic design. So, ito rin po ay meron na rin siyang kasamang PCB layout, no? So, kagandahan rin po sa kanyang PCB layout, we can export
no, yung ating pong file into a Gerber file, yung ginagamit po natin for PCB and CNC PCB maker. So hindi lang po yan, we can check also the information about the PCB, and we can check the PCB design by the use of our design. No, so siya yung mag-generate ng error report kung merong error po dyan sa ating pong ginagawa pong PCB. Next is we have also that interactive animated 3D view. So as you can see, hindi lang siya basta viewer. So interactive din siya. Ibig sabihin, dito tayo mismo mag-switch kung meron pong mga switch po dito o may mga button po dito. So pwede na tayo dito mismo mag-switch. No, ganyan po ito kaganda. So unlike in the mga ibang software, mga 3D viewer software na naka-post lang siya, na hindi mo kailangan, hindi mo mai-interact. Dito po mai-interact po natin yung ating pong 3D viewer po dito. Okay, so next is syempre ang kagandahan rin po diyan, pwede tayong mag-import no ng model. So gamit po yung mga ilang software, halimbawa meron tayong Solid Edge, SolidWorks, or even Google SketchUp, no. So we can generate a 3D model and import no yung model po na yan dito sa software po na ito. So ganyan po yan kaganda, no. So as you can see, so hindi lang siya basta design lang ng design, hindi lang siya basta gawa lang ng gawa ng design. So pwede mo rin siyang makita kung ano yung pinaka final looks no ng ginagawa po natin na design. So ganyan po ito kaganda. So next is meron na rin po itong circuit analysis. Dahil nga po kasi yung software po na ito, hindi lang siya naka-base or hindi lang siya nag-stick dun sa schematic design, sa paggawa ng design po natin. So tinutulungan din po tayo nito ng software na to kung paano natin iintindihin yung ating pong ginagawa po na circuits by the help of our circuit analysis. As you can see, there are so many available circuit analysis dito sa software na to, kagaya po ng ating DC analysis, AC analysis, transient, and digital analysis. Meron na rin po yung Fourier analysis, no? Dahil nga po, pwede na rin natin itong gamitin sa communication o sa iba pong subject, no? So, next is, meron na rin itong bill of materials. Okay? So, hindi mo na kailangan isa-isahin pa yung mga ginamit po na component. So, sa mga sa industry kasi ginagamit po ito, no? So, para magkaroon sila ng documentation kung ano-ano yung mga component na ginamit. And of course, even po sa atin sa academ, so ginagamit rin po ito para malaman natin na kung ano-ano na ba yung mga component na mga nagamit po natin. Okay? So next, so maganda pa po dito, isa sa pinaka nagustuhan ko rin sa software po na ito ay meron na siyang pinaka data sheet. No, hindi mo na kailangan i-download pa sa internet yung data sheet ng bawat component, no. Kasama na po dito yung data sheet niya. Ibig sabihin, kapag gagamit ka dito ng mga component kagaya po ng nakikita niyo dito sa screen, meron na siyang data sheet na kung saan ito yung mismo yung data sheet na galing dun sa internet, no. Nandito dito na agad naka-capture. So para ma-maximize mo kung hanggang saan niya lang yung limit, no, kung paano mo siya gagamitin. Okay? So next is meron rin po itong support pagdating naman po sa ating microcontroller and FPGA, no? So lalong-lalo na napakagandang topic natin ngayon yung about sa embedded system. No, isa sa mga ginagamit natin for the embedded system yung mga controller, no? So syempre may mga iba-ibang klaseng may iba-iba po tayong type ng embedded system. So particularly dun nga po kung saan natin to gagamitin, no? Like for example, we have the mas matunog po ngayon na topic about the Arduino, no? So we can simulate the Arduino, not only Arduino, even yung ating pong PIC microcontroller kung saan ito po yung ginamit po natin sa isang beses natin nagamit ito sa skills competition, no, ASEAN skills competition na naganap dun sa Malaysia. And of course, we also have 8051 na ginamit naman dun sa World Skills Competition dun sa Kazan, no. So kung titingnan natin, napakalaki, no, napakaganda ng software nito kasi napakalaki ng mga nagagawa, no. So not only microcontroller, meron rin siyang support pagdating siya sa FPGA, no. Yung ating FPGA naman o field programmable gate array, so sabi nga ng iba ito ay medyo pinsan daw ni microcontroller. So dahil nga po magkaiba yung ating way kung paano natin siya i-program.
So kaya ang kagandahan po dito sa ating FPGA, no? So pwede niya naiintindihan ng software na to yung ating mga VHDL o yung ating Verilog, no? Naiintindihan po nito dahil meron rin po itong support pagdating po sa VHDL and Verilog. Kung saan pwede tayong gumawa ng ating VHDL and Verilog programming sa ibang software, tapos i-upload natin dito, yun po, naiintindihan po ng software na to yung VHDL and Verilog. Ibig sabihin, pwede tayong makapag-create ng sarili nating component based doon sa ating VHDL and Verilog programming. So sa ibang mga semiconductor company, ginagamit na po nila ito, no, yung ating VHDL and Verilog to create their own or to develop their own components, no. Hindi na siya kagaya nung araw na more on plotting the P-type and the N-type. So ngayon medyo nagmamigrate yung iba o yung ilan into programming, no. So mas madali kasi yung capture pagdating sa programming dahil nga kapag may konting error, syntax lang yung binabago. No, unlike for graphical design, no, medyo masalimo talaga siyang gawin, no. So kaya naman maganda po sa software na to, meron na siyang support when it comes to VHDL and Verilog. So yan po, no. So napakaganda actually, no, yung software na to kung isa-isahin natin. And of course, isa pa sa mga capability ng mga nagagawa rin po sa software na to, no. Meron siyang yung sabi nga dito na simple ladder programming. No, kung halimbawa gusto mong maintindihan lang paano ba yung logic behind sa ladder programming. So we can use this software for that, no. So hindi lang siya basta schematic design. So pwede ka rin dito gumawa ng ladder diagram, oh, or ladder programming. No, kaya makikita mo po yan dito. Actually, napakaraming program na nababasa po nito kagaya ng nabanggit ko kanina, VHDL and Verilog, may ladder programming. So C language programming nababasa rin po dito, mayroon rin siyang support. Yung ating assembly language programming, may support rin siya. Yung ating flowchart programming, meron din siyang support. No, maganda nga po sa flowchart nito, meron pwedeng pa siyang galing sa flowchart makakapag-generate ka ng assembly language programming, no? So yan, ganun po ito kaganda, no? Okay, so isa pa po sa maganda po dito sa software nito is we can use this also for industrial electronics, no? So as you can see, yung ating industrial electronics ay kompleto na halos yung mga bago po, yung mga latest na component nga natin ngayon na ginagamit for industrial electronics. Na-update na po ito, no, yung ating software. So sa mga iba na mga merong gantong software na rin, so pwede ninyong i-update. Free lang naman po yung ating updates, no, yung mga component po na meron po nakikita nyo dito sa screen. No, so ma-update po ito automatically. No. So, yun po maganda dito, libre lang yung update, no. So wala kang dapat bayaran. Okay? So next is maganda rin po dito, we can generate, no, or we can create a circuit using a 3D breadboard, no. Kagaya po ng ginagawa po ng ilan na syempre tinatry natin yung circuit natin muna sa breadboard bago natin ito nilalagay sa PCB. So maganda po dito, yung kanyang breadboard, yung kanyang 3D breadboard, pwede mo na siyang gawin mo muna dito. At least makita mo yung guide mo, kung baga gagawin mo siyang pinaka-guide mo kung gagawa ka na mismo sa actual 3D actual breadboard, no. So yun po ito po yung maganda po diyan, no. So kung baga meron ka ng pattern, no. So yun po yung ating pong susundan. So next is maganda po dito, meron rin po itong tulong pagdating po sa mga error, lalong-lalo na sa ating schematic design. Meron po itong electronic rule checking, kung saan siya yung nag-check kung merong mga hanging component, merong mga error dun po sa design po natin. No, siya yung nag-check. So that's the help of our electronic rule checking. Ito pa po isa sa magandang features niya, yung education and training. No, hindi lang siya nag-focus sa simulation. So pwede rin natin ito magamit to create our own teaching material using these features, yung kanyang education and training. So we can create ng mga klase po ng mga materials. Kagaya po na ito, pwede tayong mag-create ng question type na learning na pwedeng may multiple choice, pwede rin naman na wala. At pwede po tayong mag-insert, no, hindi lang purely text, pwede tayong mag-insert even picture, even symbolic result, even diagram, or even component, no, pwede po natin ilagay po dito para mapag-aralan po, may samahan po natin dito sa pinaka training nila and exam po. Okay? And then, pwede po tayo maglagay ng mga problem solving, no, pwede natin lagyan ng weight yung kanyang problem solving, kung ito ba ay 5 point each, pwede ito ba ay 20 point each, 25, and so on. And
Mas maganda rin po dito, pwede tayong magbigay ng hint, no? So makita niyo po dito sa screen po natin, meron ditong advisor na tab, no? Or yung advisor po na ito, so ito po yung pinaka-hint kung saan pwede tayong maglagay dito yung mga hint ng mga bata. For example, the formula, pero hindi natin siya binibigay ng libre. For example, yung weight ng problem na to is 25.8. At gusto natin, pag binigay natin yung formula, mababawasan siya ng 15 points. So pwede natin po yun ilagay po dito. No, ganyan po yung klase po ng software po nito. And then the same time, pwede rin tayo maglagay po ng mga troubleshooting. No, in every component o nandito po sa circuit, pwede po natin siyang lagyan po ng fault. At magagawa po ito, automatic mag-generate yung ating, or pwede tayong manually na ilalagay natin yung ating generated shadow circuit, no? Kung saan ito yung ipi-play yung pinakatamang circuit, pero kapag i-check na ng bata, malalaman niya kung alin yung paano niya alamin kung saan yung sira dito sa component. So dalawang klase, no? Una, using yung ating mga computation kasama po ng mga value na nakikita niyo po dito sa screen. And then the same time, tulong po ng mga circuit analysis na pinakita ko po kanina. So ganyan po siya nagra-run. Okay? And then, pagdating naman po sa online, so even naman sa offline, meron din, pero mas marami sa online na e-learning content. So sa e-learning content, napakaraming mga pre-made circuit na na-develop na po dito para po magamit na po natin at pwede na rin siyang gamitin pang turo po sa mga estudyante. So we have from AC/DC, digital, electronics and transient, no? At napakarami pa pong iba. Oh, makikita niyo rin po dito sa taas, no, meron pa rin po tayo dito for communication, no? So hindi lang po 'yan, no. So pwede na rin po natin yung mga pre-made circuit po dito, pwede na po nating i-modify. At pwede na rin po natin itong i-copy, no. Pwede na rin po natin itong pag-aralan yung mga pre-made circuit po na meron po dito. And then next is, yung sinabi ko kanina, yun, sa communication. Ito yung isa sa pinakamahirap hanapan actually ng software, no? Yung pagdating po sa communication or sa telecommunication natin. So wherein pwede po tayo dito mag-simulate, no, ng mga communication, yung mga signals, so kagaya po ng ating analog signal and digital, wherein we have the AM and FM. Sa digital naman, no, starting from ASK, FSK, and etc. No? Napakarami. So pwede po tayong halimbawa makita tayo sa internet ng mga design, at pwede natin dito i-apply, pwede natin i-check dito kung gumagana ba yung design na yon. Pwede natin i-analyze dito using Fourier analysis, using transient analysis. Napakaraming klase ng analysis na pwede natin gumagamit para matulungan po tayong maintindihan paano yung functionality ng buong circuit na ito. So ganyan po siya nagra-run yung software po na ito. And yung klase ng ating pong function for electronics, no, na pwede po natin magawa. At pwede pa nating magamit yung mga ilan po sa mga pre-made circuit po dito. Bukod po sa mga pre-made circuit, syempre pwede tayo mag-create po, no, ng sarili po nating circuit. So ganyan po siya kaganda. And then next is yung ating namang isa sa mga application bukod po sa electronics 1 and 2. We also have the application po sa ating pong subject na fundamental of electricity, yung ating circuits 1 and 2. Ito naman po yung ating pong pwede pong magawa po ng mga circuit po dito. So yan, no? So kung sa ibang mga software, mahirap yung gagamitin natin is AC. May mga gantong klaseng software po kasi na purely DC yung mga klase ng mga simulation. So dito pwede tayong magbago ng AC, no, using this kind of signal generator. Pwede tayong mag-generate ng AC signal, no, para po magamit po natin for our AC circuits. So yan po, no, yung pinapakita po natin dito sa screen. At hindi lang po basta paggawa po ng circuit design. No, so isa rin po sa tinitingnan natin dito yung gamit po yung analysis na meron po dito. Ayan. So syempre tinitingnan natin paano ba natin makukuha yung voltage po dito. Yung ating voltage 1, paano natin makukuha yung ating voltage 2, yung kagaya po na nilagay ko po dito sa screen. Paano natin ito makukuha? Paano ba natin ito ikinukompute?
So, siyempre using the simulation, madali lang to. Just click mo lang yung play ng simulation. Makukuha na natin yung mga voltage po dito sa nilagay po natin na volt pin, no? O voltage pin, no? Nakikita na po natin to. Maging yung angle or yung phase angle po makikita na rin po natin dito. So hindi lang po natin basta ganun na makikita. Meron rin po tayong tinatawag na symbolic analysis kung saan, or pwede tayo gumamit ng AC analysis kung saan pwede natin makita yung mga nodal voltage yung dun po sa bawat portion po dito, no? Gaya po yung pinapakita po natin dito sa screen. Then po. And then also using the symbolic analysis, may pwede na rin naman po natin makuha, no? Kung ano po yung formula kung paano po nakuha itong voltage po dito. Kagaya po na ipapakita po natin dito. And using the symbolic analysis, yan, using the AC results, dito po sa symbolic analysis, nag-generate po ito ng formula kung saan nandito na rin maging yung omega natin, no, yung value, no, maging yung mga formula na ginamit po dito para makuha yung mga hinahanap po natin dito. Though. Like for example, yung ating voltage 1, voltage 2, and voltage 3. No, pinakita mo na po dito yung mga formula, no, kung paano natin siya makukuha. So ganyan po siya ginagamit yung ating pong mga analysis po dito. And even the transient analysis para ma-check naman yung signal na nag-generate po dito sa ginawa po nating circuit. So yan. Okay? So pwede rin natin ihiwalay, no, yung signal, yung curve na nakikita po natin dito. Pwede natin i-combine, pwede rin po natin ihiwalay. So para mas lalo po natin itong mapag-aralan. Kagaya po nung nakikita nyo po ito sa screen. At syempre, pwede rin natin siya i-save para for the future reference po natin. So, no? Syempre, yung sinasabi ko kanina, pwede natin siyang i-separate yung curve. Pwede natin i-combine para mas mapag-aralan po natin. Then, next is for the digital electronics. So, syempre, isa ito sa mga tinitingnan na rin po natin ngayon. No? For the digital electronics, ito naman yung mga klase ng mga pwede rin po nating magawa po dito. O tinatawag natin na logic circuits and switching theory. So yan. So may mga pre-made dito na mga component kagaya po ng mga flip-flop. Pwede po natin i-modify. Actually, pwede natin po itong gawin pang panibago pang component, no? So isa sa mga training series po natin for electronics every Tuesday, no, meron akong ginagawa po ng mga ano, ng mga klase ng gantong training na kino-combine ko, no, ginagawa ko siya ng panibagong component na naman. No, from the scratch, from basic flip-flop, from JK flip-flop, ginagawa natin tong counter. No, paano natin ginagawa o gumagawa tayo ng panibagong symbol para magamit na naman itong symbol na to sa another activity hanggang sa nakakagawa na pala tayo ng mga complex circuits na hindi natin namamalayan, no? Basta kinukombine lang natin, hindi natin alam na nakakagawa na pala tayo ng mga complex circuit. No, ganito po ito nagfo-function. Okay? And next is yung ating naman pong industrial electronics, no? So ito rin yung isa sa mga tinitingnan po natin ng mga klase po ng mga simulation na pwede po natin magamit for our industrial electronics or kung gusto natin pong pag-aralan yung ating pong industrial electronics. Okay, for industrial electronics, like for example, no, isang simpleng motor control using SCR. So ito po yung mga available po natin dito na pwede pong magamit pang control using SCR, using triac. Using operational amplifier. So yan po yung mga component po na pwede po natin magamit. At maganda po dito, no, pwede tayong magbago po ng mga value. Mamaya po papakita ko po in actual. Kung halimbawa gusto natin magbago ng value at gaano po ito kaganda yung software na ito para po mapag-aralan yung mga circuit o yung mga component na gusto po natin magamit po. No? So
Ayan, ito po isang sample na ginagawa ko po dito, isang sample ng motor control using SCR. So, another switch for stop and another switch for to run, no, the motor. So for the introduction to HDL, kagaya po nang nabanggit ko kanina about the FPGA and yung ating ginagamit po for FPGA and CPLD, yung gamit po natin is yung ating HDL. Ayan, so pwede rin po natin itong gamitin para makapag-generate rin po tayo ng sarili rin po nating component using HDL syntax, no? So like for example, yung ating half adder. Ayan. So pwede po nating, kung kabisado natin yung, or gagamit tayo ng third party software para makapaggawa tayo or ma-check natin yung ating HDL, pwede po tayong gumamit. Or pwede na rin po tayong dito mismo na mag-coding dito po mismo sa software na ito para po, kung kabisado natin yung pagkakasunod-sunod, no? Siyempre mayroon itong mga declarations sa umpisa, gaya ng declaration ng IEEE, yung library, no? So, and so on, no? So yan po, no. So marami ang tatanong dito, bakit ang basic naman ng ano ng mga design dito parang 2D lang, no? So syempre ang pinaka-tinitingnan po natin dito, the more na nagiging mas bongga yung graphics, the more na mas matagal po itong i-load. No, lalong-lalo na kung online yung gamit natin or even offline, no. So nagiging mas matagal po itong i-load kung mas malaki po yung graphic na requirements, no? So ayan, using PIC microcontroller, no, pwede na rin po tayo dito mismo mag-program dito po sa software na ito. So for the recap ng aking pong natalakay ngayong hapon. So ito po yung mga courses na mga pwedeng gumamit po dyan, no? So we can use this for electronics engineering, electrical, computer engineering, mechanical, maritime engineering, private, senior high school, at napakarami po kung basta't may kinalaman po dito sa electronics. At ito yung ilan sa mga frequently asked question po dito, no? Kung ano, kung saan po pwedeng may apply yung software po na ito. Ano po yung may tutulong nito kung possible na yung topic ay about wireless control, no? Meron po ito rin mga topic about wireless using IoT. So yan. So and then in the highlights, so we have the schematic design. Pwede po natin itong gamitin for schematic design, for circuit analysis, for PCB layout, no? For interactive animated 3D view, we can use the 3D model import. You can use this also for bill of materials, so to generate the bill of materials. You can use this for embedded system. Siyempre yung ating VHDL and Verilog. Yung ating education and training, and we can use this online and offline. So yan po, no? So yan yung kabuuan po ng ating pong topic po for today, no? The multifunction circuit design analysis and software. So all in one, no? Sa software po na ito. So napakaganda po na gamitin, no? Actually. So hindi lang siya pang student, hindi lang rin siya pang mga instructor, so pwede rin po sa mga hobbyist, so pwede rin po ito sa mga professional at even sa industry, no? So before I end my presentation, I would like to leave you this quote, no, from Albert Einstein. Sabi niya, insanity doing the same thing over and over again and expecting different results. And even kay Benjamin Franklin, sabi niya, the only thing that is more expensive than education is ignorance. So again, my name is Leandro Castillo, one of the technical specialist manager po sa Hi-Tech Power. So, salamat po sa time, sa pakikinig, at thank you very much for this opportunity to share with you. Thank you and God bless.